Channel. So, ngayon lang ako talaga nakapag-vlog uli. And then, share ko lang ngayon yung ginagawa kong libangan na naman dito sa veranda namin, which is yung nagtatanim tayo ng mga gulay. Try ko kung mabubuhay dito sa veranda namin itong mga pinagtatanim ko. So, first, itong kangkong. Ito, bale, tinanim ko siya, bumili lang ako sa palengke ng kangkong, yung literal na kangkong, tapos yung pinakababa niya is itinanim ko mo ay binabad ko muna sa water and then inalagay ko sa soil na yan. Nagkaroon na siya ng usbong, yan yung mga bagong dahon niya, yan siya yung kangkong, yung literal na kangkong lang, hindi to galing sa buto, talagang kangkong siya na nilagay ko lang dyan. So far, nabubuhay naman siya, nagkakaroon siya ng bagong dahon. Tapos, ito nga pala yung ginagamit kong dupa para sa mga tatanim ko mga buto. Yan, seed raising na ramgo. Matagal na akong gumagamit ng ganitong soil kasi soilless nga siya. And then yung vermicast, and then yung mga cocopeat. Yan yung mga ginagamit ko, ito yung soil mix. Tapos ngayon nagtanim ako ng binili kong mga buto, ito yung pechay. Ito binili ko sa Pure Gold ng 65 pesos. Yan, buto siya ng pechay. Yan, tinanim ko ngayon, ito siya. Yan. Wala pa siyang tubo kasi kakatanim ko pa lang. Tapos itong spinach, yung spinach. Yan, dito naman siya, yan yung spinach. And then itong buto ng kangkong, Chinese kangkong, yan. Yan yung aking mga tinanim ngayon. Diyan ko muna siya, isa-isa muna yung pinagtamnan ko kasi nga, itetest ko pa kung mabubuhay siya or hindi. So far, yan nga, yan pa lang siya, kakatanim pa lang. Today is November 10, yan. Tingnan natin bilang. Ito medyo mga 5 days ko na to tinanim. Kaya meron na siyang mga bagong possible na mga dahon. Madali naman patubuin tong kangkong. Basta yung wag lang siyang babad na babad sa tubig. Kasi nga nung inano ko siya sa maraming tubig, lagi siyang basa na yung ilalim ng stem niya lumalambot. Kaya nirepat ko siya dito sa isang container para sama-sama na siya. So dito naman is etong yan, mulberry. Yan yung mulberry na cuttings na binili ko online, 12 pesos isa. Parang ano bang cuttings ng mulberry to? Nakalimutan ko na. Ilalagay ko na lang dito sa video. Tapos ito naman yung tomato. Ito mga 5 days ko na rin yatang tinanim yan. Nag-usbungan na siya ng paisa-isa. Bali, dalawang buto lang yung nilagay ko dyan per layer. Yan, ito pa lang yung meron. Tapos ito yung sibuyas. Yan. Binaon ko lang yung dulo ng sibuyas. Yung parang may ugat siya. Yan na siya. 5 days mayroon na siyang sprout. At saka ito, yan. Meron na rin siya dun. Sibuyas yan. Yan, dalawang yan. Tapos ito naman is malunggay. Ito kakatanim ko pa lang 3 days ago. Ewan ko kung mabubuhay yan. Bali, buto ng malunggay yung inano ko dyan. Tapos ito is, parang nakalimutan ko na to, pechay din yata. Tapos itong mga sili yan, at saka kamatis din na tinanim ko. Tapos dito sa ibaba, andun yung ginawa kong lagay ng halaman na itong kulungan ng pusa namin kasi namatay siya nung kailan lang, kaya yan. Ito sili and then kamatis din yan. Kakatanim ko lang kahapon to, one day pa lang. Kaya wala pa siyang mga pausbong. Yung tinanim kong kalamansi, yan binudbud, parang binudbud ko lang dyan yung mga buto ng kalamansi. Yan, ang dami na niyang ngayon, no? Ang dami na niyang nakausbong. Hindi ko alam kung ereripat ko na to, dapat ko na ba eripat o ganyan muna. Tapos ito rin, kalamansi din yan. So, meron naman akong puno na kalamansi dun sa kabilang bahay. Pero,
parang namatay, hindi ko alam, basta irerepat ko yun kasi parang hindi na siya namumunga ng kalamansi. Kaya ang gagawin ko doon is, papalitan ko ng lupa, wala lang medyong time para pong magawa yun. So far, ito lang yung mga ipa-plan ko ngayon. Hindi ko muna siya dinamihan kasi hindi naman ako sure na gaganda ba ang tubo nito dito. Kasi nga, dito lang to sa mga paso, hindi wala naman akong space na lupa talaga para itanim tong mga to. So, yan, try ko lang tong subukan. Pero kung maganda naman na kinalabasan, mag-aano ko ng mas madami pang, ano, magtatanim pa ako ng madami pa. Lalo na yung mulberry. And then, ang pinaka gusto ko talagang inahanap is yung blue ternate or blue ternate. Gusto ko magkaroon ng ganon. Wala akong mahanap. Pumunta ako sa Cuba, wala silang ganun na halaman. And then, sa online naman, tumitingin ako ng mga buto nun. Pero hindi rin ako sure kung legit ba yun. Sana, yun nga, may mahanap akong blue ternate. Gusto ko magpatubo nun. Kasi, maganda daw sa katawan nyo. Maraming benefits. So, yun lang. Ito lang isi-share ko sa ngayon. Ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog. Sana maging successful tong mga tinanim ko. And then, update na lang tayo dito sa mga tinanim ko. So, yun lang guys. Ito lang yung ma-share ko. And then, thank you pa rin sa mga viewers ko na nandiyan pa rin na mapapanood tong mga video ko. So, yun lang guys. Thank you for watching.